Diabetes mo, pagalingin ng insulin mo. Sasagutin ko yan pagkatapos mong panoorin ito. Ronnie Arinyon po, ang iyong kabiro. Kumusta na po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao at ang mga kabiro ko sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, please like, subscribe at pakihit mo na rin ang notification bell upang magiging updated ka sa sunod ko pang mga videos. Tara na! Pag-usapan na po natin, diabetes mo, pagagalingin ng insulin mo? Bago ko sagutin yan, sagutin muna natin itong tanong na ito na napaka-importante. Ano ba ang diabetes? Ang diabetes po ay isang kondisyon na ang iyong sugar level ay sobrang napakataas. Alam mo po kasi, sa tuwing kakain po kasi tayo, karamihan po ng ating kinakain, kapag ito ay na-breakdown na ng ating metabolism, ito ay nako-convert na o nagiging sugar o tinatawag na glucose. Normally po kasi, ang sugar glucose ay napupunta po yan sa bloodstream mo at dadaloy po yan kasama sa pagdaloy ng ating dugo papunta sa mga cells ng ating katawan. So, ito po yung mga symptoms and signs ng pagiging diabetic. Polydipsia, polyphagia, polyuria, ito po yung mga malimit na kikita po natin sa abstract na ginagawa po ng doktor. Ano po ibig sabihin ng polydipsia? Laging uhaw po yun. Pag sinabi pong polyphagia, laging gutom. Pag sinabi naman pong polyuria, ihi ng ihi. Ano pa? Feeling pagod, feeling inaantok, and then namamanhid ang kamay at ang paa, lumalabo ang paningin, nahihilo, irritable, walang gana sa pakikipagtali. So, yun po yung symptoms. Ano man po yung sign? Kapag may sugat, matagal bago gumaling. Tapos, laging mayroong urinary tract infection, nangingitim ang balat, bumabagsak ang timbang o kaya pumapayat. Dito na ngayon, papasok si insulin. Ano ba talaga ang trabaho ng insulin sa ating katawan para maiwasan ang pagiging diabetic person? Ang insulin kasi ay tumutulong yan upang ang ating blood sugar ay makapasok sa loob ng ating mga cells. So, ang insulin, yan po ay isang uri ng hormone na gawa ng beta cells na nasa loob ng ating pangkriyas. Ang mga cells po kasi ng katawan natin ay nangailangan po yan ng sugar o glucose para magkaroon po tayo ng energy. Ang sugar, galing yan sa mga kinakain natin na kung saan ay pinatataas niya ang blood sugar level mo. So, para mapapampa, kailangan mo ng insulin. So, ang pankreas po ay lumilikha po yan ng isa pang hormone. Ang tawag po ay glucagon. Sa tuwing gutom po tayo, no, o kaya mababa po ang atin pong blood sugar level, ang pankreas, ay magre-release po siya ng glucagon hormone upang sabihin kay atay na mag-release siya ng stored sugar or glycogen. So tuwing kumakain tayo, mayroon pa pong isang hormone na tumutulong kay pankreas upang makapaglikha siya ng sapat na insulin. Ito po ay ang GLP-1. Ano naman ibig sabihin itong GLP-1 na ito? Glucose-like peptide 1. So ang kanyang primary function ay i-stimulate si pankreas upang pataasin ang insulin production. Galing talaga ng sistema ng katawan natin, ano? And then we have 3 main type of diabetes. Type 1 diabetes, type 2 diabetes, at saka gestational diabetes. Pag-usapan po natin yung very common. Ano po yon? Type 1 at saka yung type 2. Type 1 diabetes, ibig sabihin po niyan, ang katawan o ang pangkriyas ay lumilikha ng konting insulin o talagang wala talagang insulin na pinoproduce. So, ang mga tao mayroong type 1 diabetes ay required na dapat araw-araw nagtitake sila ng insulin. Ang mga type 1 diabetes ay usually 10% ay nakikita sa mga kabataan na mayroong edad 12 taong gulang pataas. Ano naman yung type 2 diabetes? Ang type 2 diabetes po ay pinipigilan naman ng katawan ang insulin na magagawa nito ng tama ang kanyang mga gawain. And then, karamihan sa mga diabetic person ay 90% sa kanila ay type 2 diabetes. So, ang ganitong uri ng diabetes, usually, nangyayari sa mga taong medyo nagkakaedad na at saka sobra ang timbang. Mayroon ulit tanong, ano ang dahilan ng pagkakaroon ng type 1 diabetes? Actually po, hanggang ngayon ay wala pa pong
insakto talaga na tugon dyan o dahilan. Ayon po kasi sa pag-aaral po ng mga dalubhasa, nakikita po nila na inaatake po ng ating pong immune system o kaya ng T cells, ang beta cells na nasa loob po ng ating pangkriyas. Kasi ang beta cells, ito yung lumilika kasi ng insulin eh. Without insulin, ibig sabihin, dadami ang sugar sa dugo mo na magiging dahilan ng pagkasira ng blood vessels, pagkakaroon ng sakit sa puso, pagkabulag, at pagkakaroon ng kidney failure. So ito po yung mga complication na sobrang magastos kapag ka napapabayaan po ang pagtaas po ng sugar levels sa dugo. So upang maiwasan ang mga komplikasyon na ito, kailangan ang mayroong type 1 diabetes ay nagtitake talaga ng insulin regularly or several times daily. Ano naman po ang mga dahilan ng pagkakaroon ng type 2 diabetes? So, malimit lifestyle. Okay, paano nangyari yon? Ang katawan ay hindi nakakalikha ng sapat na insulin o hindi nagagamit ng tama ng ating katawan ang insulin. So, ang type 2 diabetes usually ay nagsisimula sa pagkaroon ng insulin resistance. Ang insulin ay hindi nagagamit ng tama ng ating mga cells. Ngayon, tulad ng sinabi ko, ang insulin po ay produce po yan ng pangkriyas. Isa po yan na maliit na glands na nasa malapit po sa small intestine. Alam mo, napakatalino ng katawan natin. Bakit ka mo? Ang katawan natin ay nabibilang niya yung dami ng glucose na nasa sa ating dugo. So sa tuwing tumataas ang iyong blood sugar, ang katawan ay sisignal kay pankreas yan upang mag-release naman ng insulin. So sa mga taong na-diagnose na meron silang type 2 diabetes, ang kanilang insulin ay hindi talaga sapat. Ibig sabihin, ang beta cells na nasa loob ng pankreas mo ay hindi po nakakalikha ng sapat na insulin. O kaya, hindi nagagamit ng tama ng ating katawan ang insulin na nire-release ni pankreas. Ngayon, kung titingnan mong mabuti sa picture, ang cell wall ay mayroon pong maliit na lap. Ang tawag niyan ay insulin receptor. At sa kabila naman, makikita mo ang glucose channel. So, ang insulin ay papasok yan sa lap tulad ba ng isang susi. No? At kapag nabuksan ng insulin ang lap, automatically ang sugar or yung glucose mo ay makapasok na sa glucose channel ng iyong cell. So kapag ang katawan o ang pangkriyas ay nawala na ng kaykayanan na gumawa ng sapat na insulin, ang mangyayari po, ang blood sugar or glucose mo ay mananatili sa labas ng cell mo. Alam mo ba na minsan, nagbabago din ang hugis ng insulin receptor na nagiging dahilan din kung bakit hindi na nito marirecognize ang insulin mo. So sa ganitong sitwasyon, makakaroon ka na ng insulin resistance. So dito na, unti-unti na, dumadami na, tumataas na ang blood sugar mo. And then, ang blood sugar, pagtaas ng blood sugar, tinatawag din yan na hyperglycemia. So symptoms yan na ikaw ay mayroon ng diabetes. So kapag hindi nakakapasok ang sugar sa loob ng cells mo, bilang fuel ng kanyang kailangan, so katagalan ng panahon, dito na magsisimula ang maglalabasan pa ang iba't iba pang mga symptoms o kaya mga signs na ikaw ay mayroon ng diabetes. Lagi mong tatandaan na kapag mataas ang sugar level, ang pankreas ay mag-overtime naman yan. Magtatrabaho ng husto upang pababain niya ang sugar level mo. Kasi magpuproduce yan ng mas marami pang insulin. Kaya lang, kapag ganito ng ganito lagi ang nangyayari sa'yo, sa matagal na panahon, darating ang panahon, ang pankreas mo, ay hindi na niya magagawang lumikha pa ng insulin. Yun ang malungkot na parte sa mga hindi naagapan yung pagtaas ng sugar level. So bilang resulta ng pagbabago ng kalagayan mo, ang iyong doktor ay gagawa ng diabetes care plan para sa'yo. Tulad na limbawa ng pagtitake ng diabetes medicines, eating a carefully planned diet, exercising regularly, controlling blood pressure and cholesterol, and possibly taking aspirin daily. Yun po yung pwedeng gagawin. Now, high blood sugar ay tinatawag din pong hyperglycemia. Ang hyperglycemia po ay nangyayari po yan kapag ka tinitipid mo na ang insulin mo o kaya tinitipid mo ang pag-inom mo ng
diabetes pills katulad ng metformin. O kaya yung pagkain mo ng sobra-sobra nung wala ka pang diabetes, parang ganun ang ginagawa mo. O kaya wala ka masyadong activities, ikaw ay under stress, o kaya mayroon kang sakit, o kaya nagtitik ka pa ng marami pang mga medication. So, para maiwasan ang pagkaroon ng hyperglycemia, sundin mo yung diabetes care plan na ibinigay sa iyo ng doktor mo. Kung mayroon po tayong tinatawag na high blood sugar, mayroon din pong tinatawag na low blood sugar o kaya hypoglycemia. Ang hypoglycemia naman po, ito po ay ang sobrang pagbaba naman ng blood sugar mo. Mas delikado po yon. Bakit? Pwede mong ikamatay yun. Oh, no. Kapag hindi maibalik sa normal ang blood sugar level mo. So ano naman po yung mga symptoms at mga signs ng hypoglycemia? Lagi kang gutom, ninenervyos ka, pinagpapawisan ka, nahihilo ka, inaanto ka. Ngayon, ang hypoglycemia ay nangyayari po yan kapag ka ikaw ay maraming medisinang tinitik. O kaya kumakain ka ng sobrang baba naman ng carbohydrates, o kaya nagpapalipas ka ng pagkain mo. O kaya nagtitik ka ng sobra namang insulin at saka overdoses of diabetes pills. So dapat sundin mo kung ano yung sinasabi o instruction sa iyo ng doktor. O kaya naman, ikaw ay sobra naman ng activities na ginagawa mo. Kaya nakakaroon ka ng hypoglycemia. Ngayon, sa tingin mo, mababa ang blood sugar mo, check mo kaagad yung sugar level mo. And then, pag nakita mo na talagang sobrang baba, kumain ka, uminom ka ng mataas sa sugar na mga pagkain at inumin. Usually, ang laging payo dyan is 4 ounces or half cup of regular fruit juice. Katulad na limbawa ng orange, apple, saka grape juice. O kaya 4 ounces or half cup of regular soda, not diet. O kaya iinom ka ng glucose tablets. Or iinom ka o kakain ka ng 2 tablespoons of raisin or 1 tablespoon of sugar o kaya 1 tablespoon of honey. Pwede po yan, no, para mapabilis ang pagtaas ng blood sugar level mo. Actually po, the American Diabetes Association, ang kanila pong recommendation ay dapat antayin mo yung 15 minutes pagkatapos mong gawin yon. Tapos check mo ulit yung blood sugar mo. Kapag mababa pa rin, dagdagan mo yung pagkain at pag-inom mo ng mataas sa sugar na pagkain at inumin. Pero once na ang blood sugar returns to normal, eat meals and snack para hindi na bumalik ulit sa pagkakaroon ng hypoglycemia. Nahalaga ba na mamonitor mo ang blood sugar level mo? Kung sagot mo yes, dapat mayroon kang blood sugar testing tulad ng glycometer. Alam mo ba na ang pag-check regularly ng blood sugar mo ay isa yan sa pinakamabisa o pinakamabuting paraan upang masiguro mo na ang diabetes mo ay talagang kontrolado mo. So ang pag-check mo madalas ay makikita mo kung ang insulin mo o ang iba pang mga diabetes medicines mo ay talagang gumagana ba? O kaya kung papaano na kaka-apekto ang mga physical activities at ang mga kinakain mo sa iyong blood sugar level. Ngayon, bilang isang diabetic person, napaka-importante sa iyo na mayroon kang blood sugar diary. Bakit? Upang maisulat mo ang iyong sugar level. Ito ay nakatulong sa iyo upang namomonitor mo ang pagbaba at saka yung pagtaas ng blood sugar mo. Then, magkakaroon ka rin ng idea kung ano ang pagkain at activity ang nakaka-apekto sa sugar level mo. Actually, sasabihin naman sa iyo ng doktor kung papaano mo gagamitin ang blood sugar diary mo. Ano pa ba ang mga paraan para malaman mo yung level ng blood sugar mo? Pwede pong fasting blood glucose o kaya postprandial glucose. Ano naman yung fasting blood glucose? Fasting blood glucose is a blood sugar level after na makakain ka ng 8 to 12 hours. Usually yan ay overnight. So ano naman po yung postprandial glucose? Ito po yung blood sugar level mo na kinuha sa'yo after ng 1 to 2 hours na kumain ka. Ayan po yan. Mayroon pa po yung A1C testing. Ang A1C testing is a hemoglobin test po yan to tell your average level of blood sugar over the past 2 to 3 months. Tinatawag din itong HbA1c or glycated hemoglobin test na maraming tawag.
sa mga diabetic na, no, may diabetes type 1, diabetes type 2, follow the instruction of your doctor. Sa mga wala naman, i-prevent natin. Prevent natin yung type 2 diabetes. Yun lang pwede natin i-prevent. Number 1, cut sugar and refined carb from your diet. Work out regularly. Drink water as your primary beverage. Lose weight if you are overweight or obese. And then, quit smoking kung ikaw ay nagsisigarilyo. And then, watch portion sizes of foods you eat. Wala na, may sukat na talaga. Wala ka na magagawa. And then, avoid sedentary behavior. Yung bang laging nakaupo, nakahiga, wala masyadong ginagawa. And then, eat a high-fiber diet. Optimize vitamin D level. And then, ilimit mo na yung intake of processed foods. Then, take natural herbal. Yun ang pinakamaganda na isa sa mga gagawin mo. Kabiro, tandaan mo ha, ang asukal na nasa katawan mo, hindi mo yan mabibenta. Tama po ba? So, hindi mo yan mapapakinabangan, pero pwedeng papakinabangan yan ng mga taong tulad ng mga health professionals, hospitals, at mga manufacturers ng mga gamot. Ngayon, kung ayaw mo na ang pinaghirapan mo, ang pirang ipon mo, ay papakinabangan nila, hindi, ingatan mo na lang, alagaan mo ang sarili mo. Kung ikaw naman ay wala pang diabetes, paguhin mo, lifestyle mo, may pagkataon ka pa. So, ingatan mo ang sarili mo at huwag mong hayaan na masira ang kalusugan mo. Kasama na ang pamilya mo. Kasi malusog ka man. Kaya ang pamilya mo, di ba, mayroon namang sakit. Mahirap din yon. Kabiro, kung may natutunan ka, be a blessing to others. Please share this video. Like, subscribe, and hit the notification bell upang magiging updated ka sa marami ko pang mga videos na gagawin. And once again, thank you for watching and believe that God answered your prayers. Bye-bye!